Ayan mga kabasketball, yung inakala ng iba na tatambakan daw yung ating Gilas Pilipinas, eh hindi nga ganun yung nangyari dahil sa first quarter pa lang ay lumamang pa tayo ng 2 points, 16 to 14. At nakita naman natin na napakalakas talaga ng lineup nitong South Korea at nandiyan pa ngayon kanilang naturalized players na si Ricardo Ratlip. At yung kanilang one of the best center, ito pong si Kim Jung-kyu. Ayan, first time hinawakan ni Coach Nenad Businich itong Gilas Pilipinas. Sabi nga po nila, natalo itong Gilas Pilipinas. Pero masaya raw sila sa naging resulta ng laban. Sa first half pangalang ng laban, mga kabasketball, maagang tinambakan ng Gilas Pilipinas itong South Korea. At hindi natin ini-expect yan. Dahil nga sa magandang ball rotation at motion offense nitong si Coach Nenad Businich. Kita nyo naman mga kabasketball, no Ange Kwame, no Dave Ildefonso, no Kai Soto at no Justin Baltazar. But still, nakakasabay itong ating Gilas Pilipinas dito sa South Korea. Na inaasahan nga natin na baka tayo matambakan pa itong mga Koreano. Though mahirap talaga maglaro mga kabasketball kapag wala kang big man, wala kang defender at wala kang rebounder. Ayan. At ito nga yung nakita natin naging kakulangan nitong ating Team Gilas dito sa kanilang friendly match against South Korea. But at least mga kabasketball, dikit lang yung laban ha, at hindi natin nakita na nahirapan dito yung ating Team Gilas. Dahil talaga nakakasabay sila sa scoring at sa transition nitong South Korea. Lumamang man dito ng 14 puntos yung South Korea ay mabilis naman nakadikit itong ating Team Gilas. Sa pangunguna nga po yan itong si Dwight Ramos, RJ Abarrientos at Kevin Kiambao. Ayan. And bukas mga kabasketball, meron pa po silang isang tune-up game. Same time mga kabasketball, 6 p.m. Habang itong ating Youth Gilas Pilipinas mga kabasketball ay natalo naman dito sa Australia. 109-83, yan po yung final score. At sayang mga kabasketball dahil hindi nga nila nasustain yung kanilang atake. At lumamang na nga sila dyan ng at least 20 points sa kaagahan pa lamang ng laban sa first half. But unti-unti nga po yung nahabol nitong mga boomers. At nakabalik at lumamang pa nga po dito sa ating Youth Gilas. At dahil dyan mga kabasketball, nabigo po makapasok itong ating Youth Gilas Pilipinas next month. Dyan po sa may Spain sa may FIBA World Cup Under 17. But just the same mga kabasketball, bawi na lang sila itong ating Gilas Youth mga kabasketball at sana ay magkaroon ng magandang program para dito sa mga batang to. Ayan. At hanggang dyan lamang yung ating quick update mga kabasketball para sa ating Team Pilipinas. Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.